Hi guys! So ito yung part 2 ng paano gumamit ng chord inversions at saka yung mga importance ng chord inversions. So yung third naman na importance o kaya kung para saan ay sa pagpiplay ng mga instrumenta. So kaya kung may mga piano covers kayo. Pag tumutugtog tayo, di ba usually yung melody or yung pinakatono tinutugtog natin sa right hand. Ngayon, mas maganda yan kung nasusuportahan nyo ng chords din sa right hand. Okay? So, later yung demo ko yung sa Twinkle Twinkle Little Star. So, paano ba natin gagawin yon? So, yung una, kailangan alam nyo kung ano yung melody note. Kasi, syempre, yun nga yung tutugtugin nyo dito. Usually, yung melody note, nandito dito siya. It's either dito or dito. Yan. Tapos, yung the rest ng daliri nyo, usually, chords siya. Okay? Tapos, pangalawa, alamin nyo kung ano yung chord inversion na yung pinaka-highest note na chord inversion na yon ay pareho dun sa melody note. O kaya at least malapit. Yan. So, siguro i-demo ko yung sa Twinkle Twinkle Little Star. So, yung normal, siguro yung melody note lang tsaka bass. So, ganito siya. So ngayon, lagyan natin ng chord inversions. So ito yung pinakaunang note. So hanapin nyo kung ano yung chord inversion na ito rin yung pinakamataas na note. Yan. So ito ay first inversion. So review tayo. Root position, tapos nilipat mo siya dito. Yan, first inversion siya. So, magiging ganyan siya. Okay? Tapos, yung next. Ito. So, ang chords natin ay G pa din. G. Pero ang bass note natin ay B. So, kung napapansin nyo dito sa right hand ko, root position ng G. Okay? So ulit, ito siya. So naging ganito. So dito sa pangalawang note na to, or dito sa part na to, paano ko nalaman na root position yung gagamitin? So sabi ko nga, kailangan alam nyo yung melody note. So ito yung melody note natin. Tapos, anong chord inversion na yung highest note niya ay kapareho nitong melody note. So, mapapansin nyo na ang kapareho itong root position ng G. Yan. Okay? So, try natin ulit. So, ito pala tip pala para mas maging clear yung melody. Pwede nyo siyang ganyan. May? Kumbaga, huwag nyong sabay-sabay. Medyo may konting delay yung mga highest notes. Yan. Okay? So, yung next naman, ito yung chord na C. Okay. So, ano nga niyan? Anong chord inversion niyan? So, quick review. Root position. First inversion. Second inversion. So, yan. Nasa second inversion tayo. So, yung melody note dito ay kapareho ng highest note ng chord inversion na to, ng C. Yan. So, ganyan siya lagi. Ngayon, kung yung melody note ay hindi part ng chord, pumili na lang kayo ng medyo malapit. Ganun. Okay? So, ngayon, try natin ulit. Okay? So, yung susunod. So, yung susunod siguro, i-figure out nyo na lang paano ko nakuha.
yung second part. Okay, so isang buo. So, yung fourth siguro or yung mga next na importance, yung mga iba pa, more on sa mga runs at saka kung mag-arrange yun ng songs. Pero siguro sa mga future lessons na lang yun. Okay? Kasi medyo mahaba na itong video na to. Okay, so hanggang dito na lang yung lesson na to. Please check din yung mga ibang lessons ko. I'm sure marami rin kayo matututunan doon. Please don't forget to like and subscribe. Thank you. Bye!